ang pagkakalikha sa mundo ay tila plinano ng gusto. Bawat nabubuhay ay merong pakinabang, mula sa mga maliliit na insekto hanggang sa mga dambuhalang nilalang. Ang bawat organismo ay kasama sa tinatawag na food chain. Sa video na ito, talakayin natin ang tungkol sa food chain at ano nga ba ang importansya nito. Ang paligid ay nababalot ng luntian. Ito ay dahil sa mga halamang kung saan-saan tumutubo. Pero hindi lang sila nagpapaganda sa ating mga paligid. Sila rin ang pinaka-importanteng parte ng tinatawag na food chain. Sila kasi ang tinatawag na first trophic level. Sa kanila, nagsisimula ang lahat. Ang mga halaman ay gumagawa ng sarili nilang pagkain. Ginagamit nila ang sustansya na nagmumula sa lupa, hangin, tubig at sa sinag ng araw. Ang proseso ng paglikha nila ng pagkain ay ang tinatawag na photosynthesis. Dito sa prosesong ito, nakakagawa ang mga halaman ng tinatawag na glucose, na kung minsan ay tinatawag nating simple sugar, na siya namang kailangan ng mga hayop upang magkaroon ng enerhiya. Ang mga halaman din ang siyang nagpo-produce ng oxygen na siyang ginagamit ng mga tao at hayop para huminga. Dito sa Pilipinas, napakaraming uri ng halaman na pwedeng kainin. At nangunguna nga dito ang mga palay, gulay at ang mga prutas. Ano nga ba ang mangyayari sa mundo kapag nawala sila? Sila ang kumakain ng mga halaman. Sila ang tinatawag na herbivore. Sila ang unang kumukonsumo ng glucose na ginagawa ng mga halaman. Sinasabi na unang lumabas ang mga herbivore noong 260 million years ago. Noong una, kinakain nila ng buo ang mga dahon ng mga halaman. Pero sa pagtagal ng panahon ay nag-evolve sila at naging mga modernong herbivore na nakikita natin ngayong panahon. Ang mga hayop na ito ay nangangailangan ng napakaraming halaman upang mapunan ang kanilang pangangailangan sa enerhiya. Kaya kadalasan natin silang nakikita na kumakain maghapon. At dahil nga buong araw silang kumakain at nangumunguya ng halaman, nakapag-develop sila ng mga ngipin na matitibay pero hindi kasing talas ng mga ngipin ng mga carnivorous. Ang mga ngipin na ito ay nakadesenyo upang durogin ang mga dahon at halaman na kanilang ninunguya at kinakain. Meron din silang mga alkaline na laway na tumutulong upang habang nasa bibig pa lamang nila, ang kanilang pagkain ay nadadigest na agad ito. At ang mga tao din ay meron ding alkaline na laway. May mga herbivore na kumakain ng iba't ibang uri ng halaman. Mayroon naman na isang uri ng halaman lang ang kinakain. Magandang halimbawa dito ay mga panda at koala na tanging espesyal na halaman lamang ang kinakain. Ibig sabihin, pag nawala ang halaman na iyon, ay mawawala na rin sila. Kaya napaka-importante ng mga halaman na ito sa ating mundo. Pagkatapos kainin ng mga herbivore, isang ninuno. Ito ang mayasis, na nabuhay 55 million years ago. Ang labi ng nilalang na ito ay nakuha sa Western Europe. At simula noon patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon hanggang dumating ang panahon na tinatawag na silang most efficient predators. Importante ang mga hayop na ito dahil sila ang nagkokontrol sa mga hayop na kumakain ng halaman. Kapag nawala sila, dadami ang kakain ng halaman at maaaring maubos ito. Maaari ding dumami ng gusto ang mga hayop at maging peste. Ito ang nangyayari ngayon sa ating mga palayan. Simula kasi noong kumonte ang bilang ng mga ahas sa mga palayan, ay unti-unti na ring dumami ang mga pesteng daga na sumisira ng pananim. At hanggang ngayon ay nagiging problema ito ng ating mga kababayan na magsasaka. Ang mga hayop na ito ay nasa ibabaw ng food chain.
Ang mga hayop na ito ay halos walang kumakain sa kanila. Kabilang dito ang mga Philippine eagle, pating at maging mga tao. Kinukuha nila ang kanilang enerhiya sa pagkonsumo ng mga hayop na kumakain ng kapwa hayop at mga hayop na kumakain ng halaman. Sila ang pinaka-epektibong paraan upang kontrolin ang nabubuhay sa loob ng food web at food chain. Ang pagkawala nila ay isang indikasyon na masisira na ang kapaligiran. Ang isang halimbawa dito ay ang pagdami ng mga Eurasian Sparrow o mas kilala natin sa tinatawag na Mayang Costa. Dahil wala silang natural na predator sa Pilipinas, patuloy ang kanilang pagpaparami at pagpinsala sa mga palayan sa bansa. Kung mayroon lang sanang top predator na kayang kumain sa kanila, ay hindi sila dadami ng gusto. Isa pang magandang halimbawa dito ay ang pagkaubos ng mga Philippine eagle. Ang mga agila kasing ito ang siyang kumakain ng mga maliliit na daga, ahas at iba pang mga maliliit na hayop na sumisira sa mga halamang tanging sa Pilipinas mulang matatagpuan. Kapag nawala sila ay malaki rin ang mababago sa ecosystem ng Pilipinas. Kapag namatay ang mga nilalang na kasama sa food chain, ang mga decomposer naman ang siyang nagtatrabaho. Sila kasi ang mga nilalang na eksperto upang mas mapabilis na mabulok ang mga namamatay na organismo. Dahil sa kanilang kakayahan, mas mapapabilis ang pagkoconvert ng mga bagay-bagay papunta sa lupa. Sila ang tinatawag na nagbibigay ng bagong simula. Bagong simula, nasisibol ulit sa pamamagitan ng mga halaman na muling kakainin ng mga hayop. Dito iikot ang lahat. Ang lahat ng nilalang ay mabubuhay, mamamatay at muling magbibigay buhay sa iba. Sa ganong paraan, ang mundo ay muling iikot at mabubuhay. Ang lahat ay mayroong pakinabang, maliit man o malaki. Kapag nawala ang isa, doon magsisimula ang pagguho ng tinatawag nating tahanan. Ang kaperasong butil ay nagbibigay ng buhay. Buhay na mapapakinabangan ng marami. Ang mga tao ang tinalaga upang pagyamanin ang butil na iyon. Patuloy natin itong alagaan upang hindi mawasak ang ating tinatawag na tahanan. Hanggang dito na muna ako at see you sa aking susunod na episode. Ang kalikasan ang tangi nating kayamanan kung ito'y ating pag-iingatan. Bye-bye!